yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Pero tignan natin, pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magma-magic. Habol ko lang naman number 12. Magandang araw po. Doc Willie ulit to. Pasensya na. Matagal na yung huling live ko. Anong isang araw pa. Medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days eh. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang akong mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. Everyday may nagsasabi, patay na ako. So, pang clickbait nila. Ay, nako, Pinoy talaga. May nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, wag na po. Para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero, so wag na kayo inom ng antidepressant. Wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? Umaayos naman yan. Sa unang-una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag-share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it. Malaking tulong po. Pang-ilan na ba yung chemo ko? Nakaka-second chemo na ako. And malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 centimeter by 13 by 12, mga ganito sa kalaki, para siyang football, kung lumiit na ba. Pag lumaki, bad news. Pag hindi lumiit, bad news din. Pag lumiit konti, pwede na. Pero malay mo, baka lumiit ng kalahati. Who knows, di ba? Who knows, baka lumiit. Hindi natin malalaman kung taba ba to, laman na to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Oh. Tsaka, ewan ko lang kung maniniwala po kayo, marami ako nakukuhang messages eh. Minsan, like ngayon, ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So, ang hirap siya talaga. So, lahat ng mga mucosa ko, nagkakasugat-sugat. Ito yung nakita nyo, nangingitim siya. Oh. Dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo maiitim. Pati dito, mucosa, maiitim. Alam nyo naman, dito sa may puwet natin, ano yung mucosa yan? So, sobra siya sensitive. Konting gas-gas, dudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit anong makain mo. Kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat, kain dumi. Para may panlaban tayo sa cancer.
Kasi yung cancer mismo, kumakain siya sa sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Pag nakita niyo ngumingiwi ako mamaya, baka umaatake yung sakit dito sa puwerta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay 3 araw, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doctor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Tiyan ko manas na pala. Leg ko no, makita nyo, galit na galit, diba? Yung unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, pleural effusion. Konti na lang, 1 to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IVC syndrome, talagang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, like yung sinasabi first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, Lasix, pinaihi ako ng pinaihi. Hanggang bumaba na bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. Jaundice na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung isang hawak pa lang niya. Sabi niya, laki ng bukol mo. Grabe. Pero sabi niya, huwag kang mag-alala. In 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours ha. Galing ha. Oo nga, 48 hours. Tinanggal yung tubig, may gamot agad. So in 48 hours, bug-bug agad. Sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala nang purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat pasahin na ako. Diba? Kung wala nang purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patay na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako, may mission ako. Number one mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan natin. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore. More than 50%. Ang gagaling. And there's ko ngayon, Pilipino. Ang gagaling. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, 2 years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses, sweldo, 120,000. Oh, siyempre dito, high-tech, agano experience, 15 years. Yung mga CI, yung mga magagaling, lahat nandito. Okay, pasensya na. Meron ano, nalagyan ako ng ano ha. Ba't nalagyan ako ng cartoon? Hindi mo anong nalagyan. Alam, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko, isi-save ko yung bansa.
sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it eh. Something's telling me to do it eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kahit pilit ako inom. Kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh. Nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat. Kita naman yung kulay ko. Another tip is, natutuwa ako sa mga religious groups, sa mga pare, sa mga madre, sa mga Catholic, sa Christian groups. Ginagawa the homily. Yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. Hindi ko na lang ang kinakwento sa inyo. Pero mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit, biglang may konting ginhawa, tapos may konting liwanag, may konting magsasabi, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare. Kaya na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Pag nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere. Lumilinaw ang pananaw mo. Mas tumatapang ka eh. Yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse. I see it as a blessing. Parang kay Job. Alam niyo yung kwento ni Job. Parang kay Judas. Marami nag-betray kay Judas. Kaya ako sanay naman ako eh. Tumakbo ako noong 2019. Iniwan naman ako ng mga tao. Tumakbo ako 2022. Iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman yon. Wala namang kaso yon. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na. Pinakasalan niya ako. Oh my God. So much suffering from her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin. Pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala. Kahit kaninong taipan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, di, sorry. Pero I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000, kung bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga bilyon. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. Quiet mo na. Relax. At the right time. At the right time, they will know. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way.
Hindi tayo connected kahit yan. Hindi tayo admin, hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala akong utang, wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya, ito mission niya sana. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay nyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun, ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya. Diba? So I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Enough is enough. And sa aking mga kababayang Muslim, ako ang babayit lahat. Thank you, thank you. Yun lang po. So sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. This will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin, pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magma-magic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Ong Doc Willy. Doc Willy Ong. Ganun lang. That's just as simple as that. Lalabas lahat ng paninilayan. Eh, sabihin nila. Sabihin nila ang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, in-ending ko naman ng maayos eh. Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. O bag gumaling ako, matapos ko pa yung term. Oos, diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gano'ng kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga liquid new style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh. Diba? Hindi na pwede. So I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Ayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So thank you so much. God bless po. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin. Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung mabubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang, magbukbang na lang kayo kumain. Useless life. Ay, useless life, sayang lang. Pabigat lang sa mundo. Kung isang tao, mabubuhay lang pansarili, magnanakaw pa. Sabihin ni God, istorbo kayo. Wag ka na lang dyan mabuhay. Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na iaangat yung bansa. Iaangat eh. Yun ang habol natin. God bless, lalo sa kabataan. Thank you, thank you, thank you.